Magandang hapon po. Dito po ulit tayo para sa isang paksa na pag-uusapan natin. Ito po ay tungkol sa isang reklamo o concern ng isang alote about doon sa tatanggap niya sa mister niya, Humbert. So, ang bidyong ito ay inalaan ko sa mga misis ng siman, magulang ng siman, at sa nagbabalak ng mag-asawa ng siman. Ito po ay tungkol sa mga katanungan o kalituhan ng mga asawa about doon sa sweldo ni Mr. Kung magkano ba ang kailangan nila tanggapin. So, magbasa muna tayo doon sa isang post doon sa marino.ph ng isang asawa. Siya daw po isang legal wife ng isang seaman. At kinasal daw sila sa halos isang buwan na. Ang asawa daw po niya ngayon ay nasa barko. At nakatanggap na daw po siya ng allotment niya. Ang asawa daw po niya ay isang EB o able-bodied seaman. Bali po, ang natanggap daw po niya sa isang buwan is nasa 20,000 daw po. Pero yung magulang po ng seaman o ng lalaki, tumatanggap pa rin ng 15,000. Ang tanong niya dito, pwede daw po siya pumunta ng opisina at magtanong about doon sa 80% ng sweldo niya. And since naman daw po is legal wife po siya. Yung asawa daw po niya kasi is mama's boy at sobrang mahal ang parents at ang bunsong kapatid. So far po wala pa naman daw silang anak. Din ang gusto lang po daw talaga niya malaman dito ay yung about po sa PUA contract at doon sa 80% ng sweldo ng asawa. So, ganito po kasi yan. Sa mga misis na nagtatanong about sa sahod ng asawa nila. Ang sweldo po kasi namin, sweldo ng mga marino, hindi po pare-pareho. Depende po yun sa agency na pinagtatrabahuhan nila. At depende din po yun sa rate na binibigay nila. Mayroon po kasing tinatawag na POA rate, GS rate, TCC rate saka NIS rate. O mayroon pa nga dyan, mas mataas ITF rate. So, ganun. So, maaari po, wag po natin ipagkumpara ang sweldo ng ibang marino sa isang marino sa asawa natin o sa asawa nyo. Ganun po. Pero bago po yan, magbasa muna tayo dito sa isang tinatawag natin na standard terms and condition governing the overseas employment of Filipino seafarers on board ocean-going ships. Ito po ay isang kontrata o terms and condition ng POA. Dito po nakasaad ang about po doon sa 80% na matatanggap ng mga asawa sa Pilipinas. Babasa pa tayo dito sa Section 8 at nakasaad dito ang allotment and remittances. Section 8, paragraph A. Yan. Ang sinasabi po dito is ganito po. The seafarer is required to make an allotment which shall be payable once a month to his designated allottee in the Philippines through any authorized bank. Yan, dito sa Pilipinas. The principal, the employer, the master, or the company shall provide the seafarer with facilities to do so and no expense to the seafarer. Yan po. The allotment shall be at least 80%. Yan po, napakalinaw. 80% po of the seafarer's monthly basic salary. Ulitin ko po. 80% of the seafarer basic salary po every month. Yun po. So, yan po ang sinasabi. Meron po naman kasing iba na hindi lang 80% yung ibinibigay. Meron naman pong 70% lang. Na-expense po kasi yun, 70% lang yung hinihingi ng opisina. Tapos, iba naman po 80%, meron naman pong 90% at meron din pong talagang full yung 100%. So, ibig sabihin, yung buong basic salary ng seaman na yun, dito lahat yun sa Pilipinas. Pero linawin ko lang na ang basic salary na yun, hindi po nakalagay doon kung sino ang makakatanggap. Kung kasal ka, maaaring misis mo, pero hindi sinasabi o pinagbabawal doon na hindi mo pwede bigyan yung magulang mo or yung kapatid mo.
kung sinong pwede mong bigyan doon. Or else pwede rin bigyan mo sarili mo. Yan. Sa akin po kasi, ang allotted ko po kasi is tatlo. Yung nanay ko, isa doon. So, habang binata pa po ako, nag-iipon pa ako, binibigyan ko yung sarili ko. So, ang allotted ko is dalawa. Remaining na dalawang allotted na yun, para doon sa akin. Ang remaining na isa ay doon para sa nanay ko. Simula pa noon, mayroon talaga yung nanay ko. So, hindi po natin pwede alam o hindi natin pwede ipagbawal kung kanino natin ibibigay as long as legal po sila na makakatanggap doon. Sa tao po yun, sa marino po yun. Pero dapat nagkakaloob yun doon sa basic salary mo. Kadalasan po, hindi lang basic salary ang iniiwan dito. Example po, yung subsistence allowance, yung leave pay, saka yung guaranteed overtime po. Sinasama na po yun doon minsan sa alote. Minsan po, ang kabuuang sahod ng isang seaman, example yung gaya sa AB, depende po. Example, mayroon pong sumasahod ng 1,400. 1,400 po na yun, is gross po yun, nandun po nakasaad o nakasama yung mga bayarin sa government o mga deduction sa government natin. Yung bayarin sa union, gaya ng AMUSOP, JSU, yung ano-ano pang mga union dyan. At ang iba po ay may deduction pa po yun doon sa mga licenses nila, sa mga flag. Mayroon po kasing flag na medyo mahal ang license nila at naka-charge yun doon sa crew. Mayroon naman ang kampanya, sina-charge, sinusolder ng company po. So, linawin ko lang po doon sa tinatanong ng asawa niya na yung 20,000 daw po ba is pasok sa 80%. O bakit po mayroong 15,000 yung nanay niya? So kung isang AB, so ang sahod ng isang AB sa normal lang na barko gaya ng bulk carrier po, medyo hindi po ganun kalaki din. Except po doon sa mga tanker o sa mga chemical tankers, mga specialized po na barko, yun po medyo mataas-taas po sila ng konti doon. Pero kadalasan po ang sweldo ng AB po sa cargo ships, container man yan o bulk, nasa 500 something lang po yan. So ang 500 something na yun, kung kukupitin mo, kukunin mo 80% doon, magkano lang. So ibig sabihin yung 20,000 na yun, pasok po yun doon sa basic salary ng isang seaman. Yung tinatanong po niya na 15,000 na yun na binibigay sa magulang na yun is hiwalay po yun. Tingin ko po dun is yun na po yung sweldo niya na either guaranteed overtime po yun or sa leave pay po niya ipinaso. So ang reklamo nung isang ano na yun, isang nag-post na yun is parang hindi po valid. Pero karapatan niya po yun na magtanong sa PIWET is legal wife naman po siya. At least meron siya ang kaalaman at mapaliwanag sa kanya ng kanyang agency o kanyang money at malinawan po siya para hindi po siya magreklamo ng ganun-ganun. Actually, hindi naman po yun reklamo kasi isang tanong po yun para sa kanya kasi bago lang siya siguro na ka-experience ng ganun na 20,000 lang sa sweldo ng asawa niya kasi ang mahirap kasi nakakarinig tayo ng ibang kwento ng ibang asawa ng seaman. Tapos ikinukumpara natin ngayon doon sa sarili nating pamilya na bakit ganito lang yung nakukuha ko? Bakit ganito lang sahod ng asawa ko? Bakit ganito lang yung allotment ko? Samantala, pareho lang sila ng ranggo. Tapos yung allotment ng asawa niya is mas malaki compare sa akin. But ang sa kanya is nakukuha niyang 50,000. Bakit sa akin 20,000 lang? So ang 50,000 po na yun is baka po pinagsama-sama na yung basic pay, guaranteed overtime, subsistence allowance, o leave pay, pinagsama-sama na po yun nila. Tapos inilagay po dito ang serves as allotment na po nila. Pero yung pag-uusapan po doon kung basic pay, maliit lang po. Pasok po yung 20,000 na yun na tinatanong niya doon sa basic pay ng asawa niya. Yun po yun. So, isa pa ditong gusto ko lang i-emphasize na as legal wife po, yun nga po, karapatan nyo po yun na makuha yung 80%. Hindi naman po sinasabi ko na talagang 80% po lang talagang mapupunta sa iyo. Mayroon po kasi na ibang bagay. Example, yung magulang niya. Kung ang sweldo po niya is 500 as per basic salary niya. Kung ibibigay po yun, kukumputin po ang 80% po doon is magkano lang. So ang 20,000 po is pasok po yun doon sa 80% na sinasabi niya. Kung bibigyan niya pa doon yung nanay niya,
Baka hindi lang po 20,000 ang matatanggap mo, baka mas mababa pa sa 20,000, maaaring maging 15,000 na lang yun. So ibig sabihin doon is yung 80% po is buo pong natukuha ng misis niya. At hiwalay po yun doon sa isang ano ng nanay niya. Yun. Linawin ko lang po. Ang 80% is buo pong nakuha ni misis compare doon sa 15,000 na nakuha ng nanay ng lalaki. So okay na po yun. Actually, pasok po yun sa 80% na tinatanong po niya. Then na sa mga asawa din po na seaman, siguro naman po ay karapatan din po ng magulang na magkaroon din sila ng meron din po siyang benepisyo o nakukuhang sustento sa mga anak, lalo na sa isang seaman. Kasi po sa totoo lang hindi po naging seaman yung anak nila o hindi po abo, dahil dun sa magulang nila na pinanganak na yun, tapos pinag-aral, tapos pinag-gastusan, ganun po. So, ibig sabihin, kailangan po may return din po yun. Pero hindi naman po ibig sabihin na responsibility ng bilang anak na sustintuhan yung magulang. Actually, depende na po yun sa anak. Pero itong anak na to is isang magandang anak kasi kahit pa paano, may asawa na sabi, binibigyan pa rin yung magulang na babalik loob lang din. Kasi kailangan pa talagang sustintuhan yung magulang. Matanda na yan, wala na pag wala ng trabaho. Diba? Di nasasang ka ng ganun kalaki tapos hindi ka magbalik tanaw doon sa magulang. Tapos doon po naman po sa mga misis na huwag mo naman pagdamutan yung mga magulang. Bigyan nyo kung magkano yung pinagkasunduan nyo ibigay doon sa magulang niya, ibigay mo. Huwag mo nang kunin pa. Kasi sabi nga, what if ikaw balang araw magiging magulang ka din naman? Diba? Hindi po ibig sabihin doon pag ikaw ba pag nag-asawa ng anak mo wala na siyang responsibilidad sa iyo. Meron pa rin po. At sa paano, pwede ka pa rin makahingi sa kanya ng sustento. At saludo po ako doon sa mga anak na nagpatuloy pa rin na binibigyan yung magulang kahit na sila po ay may asawa na. Balik po tayo doon sa topiko natin na 80% po. Ito po. Bali, ang 80% po na yun, ulitin ko lang, makukuha lang po yun ng isang alute. Dipindi po doon sa ibibigay ng asawa niya. Kasi hindi naman po pwede na sabihin mo 80% po lahat-lahat na yun. Actually po, mayroon pa rin natitira sa sahod ni Mr. kung gugustuhin. Kung 80% lang po iiwan niya sa Pinas, mayroon pa rin po siyang kalahati sa total gross ng sweldo niya. So, doon sa total gross ng sweldo niya, basic lang po yun. Kunyari, yung basic po niya iniwan niya sa Pilipinas, may naiiwan pa rin po sa kanyang subsistence allowance, leave pay, at saka guaranteed overtime ng sweldo. Ganun po. Hindi po lahat po ay nakukuha ni Mrs. Tito lang. Sabihin ko na po sa mga asawa, ito po ay parang expose na din na mayroon pa pong extra na natatanggap yung asawa niyo. Pero kung ang sa posisyon ng AB na yun na sinasabi na nakakatanggap siya ng 20,000, napakaswerte mo na. Ibig sabihin, nandiyan na sa'yo yung 80% ni Mr. Pero kung above doon sa 20,000, tapos isang AB po siya, sumasahod lang siya ng 1,400 o 1,600. Gawin na lang natin na 1,600. Kung ikaw pong alote, nakakatanggap ng 50,000 sa rate na 50 pesos per $1. Kung ikaw po ay nakakatanggap ng 50,000 sa isang buwan, ibig sabihin, you are more than 80% ng basic salary niya. Ibig sabihin, ang basic salary niya is naibigay na sa'yo 100% plus yung sweldo pa niya doon sa guaranteed overtime, sa subsistence allowance, saka sa leave pay, ibinigay pa sa'yo. So, ang naiiwan na lang sa kanya sa barko o pay on board na sinasabi, magkano na lang. So, kung may binon siyang binibigay sa magulang niya o doon sa kapatid niya, huwag mo nang kunin pa. Kung hindi naman ganun kalaki yan. 15,000 po is napakaliit po yun kung tutuusin, lalo na pag may maintenance yung isang
ay isang magulang, di ba? Eh, magkano agad tumula na silang, wala silang trabaho. Tapos may makapatid ka pa na nakatira sa kanila, na wala din trabaho. So, ganun po yun. So, ulitin ko lang, 80% na sweldo ni Mr. E, napakalaki na po yun para sa 20,000 pesos na sa ganung posisyon. Pero kung official po, 80% po is siguro kung sumasahod sa basic salary ng Mr. Gaya sa example sa akin, sabihin ko na lang, yun sa akin yung basic salary ko sa agency ko yun sa 1,600. So, ang 80% po dun medyo kalakihan natin sa 1,000. Kung kukumputin mo dun, lagpas 1,000 din po ang 80% po. So, kung yun, ibibigay ko sa maging asawa ko, malaking pira, 50,000 po ang doon. Pero, maliban po dun, meron pa po ako ibang allowances na nakukuha sa opisina. Iwalay po yun doon sa basic salary. So, sa akin na po yun kung ibibigay ko pa rin ba sa kanya o gagawin kong savings ko na din para sa akin. Wag po natin sabihin ng sahod ni ganito is bakit hindi pareho kay ganito. Tapos ang natatanggap ni misis ni ganito, eh bakit mas maliit yung sa akin. Diba? Ano po, magkaiba po yan. Hindi po natin pwede pagpare-pareho. Napakaswerte nyo lang kung ibinigay pa sa inyo is more than doon sa basic salary. Kasi po ang iba po kasi binabasihan nila yung gross salary. Yung sabihin ko naman, nag-gross salary ng isang seaman, example, gagawin na lang natin ng $1,000. Gross po yun. So, tatanggalin mo doon yung basic salary mo. Kung ilang magkano yung basic salary mo doon. So, ibig sabihin, hindi mo makukuha yung isang buong $1,000 na yun. Basic salary lang. Pero kung ibinigay sa'yo ni Mr. yung $1,000 na yun, hindi, kawawa naman ang asawa mo. May gastusin din yan sa barko. Hindi lang lahat din sa Pinas. Kawawa naman, baka mamili siya doon kung anong gusto niya kainin. Magiging negative pa siya. Ganun po yun. So, paano po yung pagiging negative? Asawa mo, may utang pa siya doon sa barko. Diba? Tapos may mga government deduction pa po. Gaya ng SSS, PhilHealth, pag-ibig. Gaya ng PhilHealth ngayon, medyo may issue ang PhilHealth ngayon. Pag-ibig at kung ano-ano pa dyan ng mga licenses. Ganun po. So, swerte mo, kung hindi naka-deduct sa'yo yung mga government ano na yan, government deduction na yan. At kung naka-deduct yan doon sa ibang account. Basta, importante po, check nyo na lang yung yung allotment certificate o crew and salary allowance ng asawa niyo para makita niyo sinong pinagbibigyan niya ng pera niya. Tapos, karapatan niyo po yan, lalo at legal wise. Pero kung sa'yo naman lahat, wala ka ng question doon. Hindi mo nang kailangan magtanong. Hindi mo nang kailangan tanongin ng asawa kung saan napupunta yung pera niya. Kasi po, nandiyan naman, nakikita mo naman yan. Expenses din yan. Hindi naman pwede na kunin mo lahat. Pagbigyan mo din naman ng asawa mo. Iba lang araw, punta din naman yan sa'yo diba? Kasi ang pera ng asawa mo, pera mo na din. Yung makasabihan niya na sa mga mag-asawa, ang pera ni babae, pera niya lang yan. Ang pera ng lalaki, pera pa rin nilang dalawa. Ganun po yan. So, ganun po, kung may mga katanungan po, pwede po kayong mag-comment doon sa description o doon sa dito sa video na to, pwede pa kayong magtanong doon na baka kaya nating sagutin. Lalo na kung ano, bibigay lang ako ng opinion pero hindi po. Sa inyo pa rin po ang final decision. Salamat po at God bless po.